ito pasok. Si Mayor. At saka si Vice Pro. Si Vice Pro. Pa na. Tawagin natin. May mga issue rin to mga to. Mga bata pa ito eh. Tawagin natin. Kung JJ, Vice Governor Nantes at saka si Mayor Rodriguez. Ayaw kayo dito. Laglagan na to. Misan-misan. Gusto nyo malaglagan lang itong tatlong to. No? Laglag na natin. Gusto nyo malaman anong issue ng tatlong ito mga kaibigan ko? Gusto nyo? Sorry mga kaibigan, kahit na tinulungan nyo ako dito sa Lucena, magsasabi ako lang totoo. Dapat lang! Ang bisyo ni Vice Governor Nantes, ni Mayor Alcala at ni Kong Suarez ay... Patay! Magservisyo din po. Pinapawisan po tatlo, oh, tignan mo. Alam nyo, sa totoo lang po, kanina pagbaba ko galing Maynila, nilapitan nila ako tatlo. Binabalaan ako, sabi niya, "Hoy, Senador, nandito ka sa teritoryo namin, huwag ka magkakamali na magsasabi ng mga salita." Sabi ko, "Opo, opo, magsasabi po ako ng totoo." Kaya po, nagsasabi ako ng totoo. Kaya mahal ng taga Quezon. Palakpakan natin sila tatlo. And of course, ang ama ng ating probinsya, wala naman itong ibang bisyo. Lahat po ng bisyo ay pinagdaanan na niya. Yung pagmamahal po sa tao, pagsiservisyo. Servisyo, Suarez! Palakpakan natin! Ay, naku, Pinip, nag-iisa ka lang. Huwag ka na mag-expect na meron ka pang mga... Sabi mo, ilalaglag mo. Kampi ka rin pala sa kanila. Eh, mahal naman kita, partner. Okay na ako doon, partner. Masaya na ako doon, partner. Okay ka na? May sabihin ka pa? Gusto ko sana magsalita kung mamarapatin ko. Ah, sige. Pagbibigyan mo ako. Pabibigyan. Magsasalita ka. Totoo lang ang sasabihin ko. Bilisan mo, ha? Mabilis ako magsalita. Alam niyo po kasi itong best friend ko, partner, ang ating mahal na Senador Bongko. Magkaigan kami niyan 2003 pa. Alam niyo po ba, pagkatapos ng problemasyon niya, nanalo na siya bilang senador. Alam niyo ba kung ano ginawa namin? Dumiretso po kami sa Caloocan dahil may nasusunugan. Servisyo na po agad ang ginawa ng ating butihing senador. Kaya tandaan niyo ito, kahit nasan sulong ng Pilipinas, kahit ano bang sakuna ang abutin natin, bagyo, lindol, sulong, tandaan nyo, ang unang darating ay walang iba kundi yung tao ang bisyo ay magservisyo, Senador Bongko. Yun lang. Partner, nakakonsensya naman. Hindi na kita sisiraan. Thank you. Alam mo, partner, sa totoo lang po, nung election po, pumunta kami ng Quezon ni Ipe. Sinamahan niya po ako. Sila ni Robin, mahal ko po ito, mahal namin ni Pangulo Duterte. At buong ikot namin, alam niyo po, pagkatapos ng eleksyon, sumakit, nawala bigla ng isang buwan silang dalawa. Si Robin po, sinamahan ko sila, nagpa-MRI. Si Robin, sumakit yung spinal. Si Philip, pina-MRI ko po. Sa sobrang taba ng bewang niya, na sinilip rin po kasi masakit daw yung bewang niya. Alam niyo po, nagpa-MRI. Totoo ito ha, hindi ako nagsisinuling. Magkasabay kami, magkasunod yung MRI. Sinilip ng doktor yung kay Robin, spinal. Ako po, ganun rin po, medyo naipit. Si Philip Salvador po, muntik na pong tumulo ang aking luha. Nung nalaman ko, akala ko po, may cancer, may tumubok. So sinilip ng doktor ngayon yung resulta. Pag silip niya, sabi ko, "Dok, ayaw kong mawalan ng matalik na kaibigan. Sabihin mo sa akin ang totoo. May tumubo ba? May cancer?" Sabi niya, "Wala." Alam niyo, sinilip uli ng doktor yung MRI, yung ilaw. Sabi ko, "Dok, ano bang sinisilip mo dyan? Sabihin mo sa akin yung totoo. Meron bang tumubo o wala?" Sabi niya, "Wala nga ako makita." Bakit? Sabi niya, first time niya nakita sa resulta ng MRI, blanco. Sabi ko, "Bakit blanco, Dok?" Sabi niya, "Walang makita." Bakit? Yun pala, yung buong katawan ni Philip Salvador, napudpud na ang lahat. Teka, sandali lang. Wala hong pudpud sa akin, matibay ho ako. Ano ka ba, partner? Sino bang hindi mapupudpud?
34 po ang anak. Asos, Ginoo! Patay tayo dyan. Aray ko po. Ang lapis nga napupudpud. Uy! Tao na ba? Biro lang po. Kinapatawa lang namin kayo. Mga kababayan ko, nandito po kami. Makapagbigay ng konting tulong, makapagbigay ng konting solusyon sa inyong problema. At napaka-importante po sa akin, makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamhati po. Nakakawala po ng pagod, sa totoo lang. Kahit na isang sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko kayo. Basta kaya lang po ng aking katawan. Isa lang po ang aking pakiusap sa inyo. Tulungan niyo po kami ni Pangulong Duterte sa kampanya namin laban sa kriminalidad, kampanya namin laban sa illegal na droga, kampanya namin laban sa korupsyon sa gobyerno. Hinding-hindi kami titigil hanggang sa huling araw ng termino namin sa gobyernong ito. Lalabanan namin yan. Hindi po asenso ang Pilipinas. Kawawa po tayo kung hindi natin labanan ang salot na yan sa ating lipunan. Kaya kami ni Pangulo, tuloy-tuloy po ang aming kampanya. Ito po ah, yung drugista, galit si Pangulo sa mga drugista. Galit din po ako sa drugista. Galit si Pangulo sa mga kriminal! Galit din po ako sa mga kriminal. Galit si Pangulo Duterte sa mga magnanakaw sa gobyerno, sa PhilHealth. Galit din po ako. At kwento ko na lang po sa inyo. Hindi naman tayo parating nagkikita. Alam niyo, pinapakain ni Pangulong Duterte ng pera. Na totoong pera talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno, diyan sa Malacanang. At doon ko po napatunayan, yun, nung nakaraang buwan, yung 500 pesos, sabi niya, kainin mo yan. Yung sa magnanakaw ng gobyerno, kainin mo, subo mo. Sinubo niya. Nguyain mo. Nakaubos ng 3 kape. Hindi pa rin niya nalulok. Alam niyo bakit? Hindi na lulusaw yung pera pag ninunguya mo. Sabi ni Pangulo, lunukin mo yan kasi gusto mo ng pera. Lunukin mo. Sinubukan niyang nilunok. Akala ko tinago sa gilagid. Sabi ko sa pulis, bukas, patunayan natin na nilunok niya yung pera at hindi niya tinago sa gilagid. Alam niyo po, kinabukasan, pinabantayan namin. Lumabas yung ano? Lumabas yung sa bawas, pangit pakinggan. Yung 500 po, lumabas pagpakita namin. Patunayan namin, hindi natutunaw yung 500. Alam niyo bakit? Nung lumabas po, nandiyan pa rin po yung 500. Pero nagtaka kami, naging 500. Gulat kami, bakit? Pinabarehan ang magnanakaw sa tiyan niya. Tinago sa gilagid, pinabarehan. Lumabas, tigong 105. Hindi pa ako nagbibiro. Pinapakain niya talaga. Tulungan niya po kami. Sumbong niya po sa amin. Hindi tayo asenso kung hindi tayo magtutulungan. Walang mangyari. BIR, kung itatago lang rin natin. Walang mangyari sa amin. Sumbong niya po. Magtiwala po kayo sa gobyerno. Wala po kaming ibang hangarin. Kundi kabutihan lang po ng bawat Pilipino. Pagkatapos, sa totoo lang si Pangulo, gusto na umuwi ng Davao, gusto na naming umuwi ng Davao. Hirap ng buhay sa Maynila. Pero hindi kami titigil sa pagsiservisyo sa aming kapwa Pilipino. Magtulungan lang po tayo, magmalasakin po tayo sa ating kapwa Pilipino. Sino ba namang magtutulungan kung hindi tayo lang po, kapwa nating Pilipino. At tandaan natin, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin natin sa ating mga kapitbahay, gawin na natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy kami magsiservisyo po sa inyong lahat. Para sa amin, ang servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Salamat po. Muli po, palakpasan natin Senator Kuya Bongbo. Si Ipe, ibibigay raw niya yung sapa. Kala ko hindi ka maghubad. Ibibigay mo yung sapa. Ah, may bibigay siyang relo. Pero, sandali lang Ipe ha. Oh, hindi. Ibigay mo na lang kayo.
bibigay rin po kami, yung totoo lang po, sino yung nakachinelas dyan na size 9 po, yung lalaki. Ayan, ito po, halika. Sir, halika. Babae po? Size 7. Isa, size? Size 7. Size 7. Babae po nakachinelas? Size 7. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Maraming salamat. Alam ko po mula parang lang tayo. Mula yung puso rin po. Salamat. Ingat po kayong lahat. Sabi ko sa mga Marlon Vendors, mag-ingat po tayo for PKs na po. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat po. Isang photo opportunity lang daw po ang mga VIPs dito po sa stage. Sasamahan po ng ating pong Board Member Inan Lana, Mayor Marguerite Florido, and Mayor Webster Imbargo, kasama din po si Kuya Mark Alcala. Mag-ready lang po ang Metro Batangaw Eagles. At yung mga nandiyan po sa crowd, manatili lang po kayo sa inyo po mga upuan. Wala pong aalis, wala din po magdidididididid. Okay, ready lang po ng Metro.
Metro Panakaw Eagles. Okay, thank you. Next po, Metro Panakaw Eagles. Pagkatapos po nito, bababa po sa crowd ang ating po mga bisita para makapagpa-photo op sa po sa ating 1,000 public market vendors. Sa Africa, kumapit-tipid ang rosy bombo. Ang aking piso ay magsip. Social distancing po, please. I-avoid nyo na lang po yung sarili ninyo na may kadikit po kayo. Salamat po. Thank you so much din po, DPI. We also have here the Assistant Secretary Flor Amate, the DSW, the Under Secretary ID Mary, DOH Assistant Secretary Shireen Mercado. We also have here the former Board Member Attorney Bong Palabo, Board Member Dina Liwanag, Mayor Eric Watan, and Kuya Mark Alcala. Okay, thank you. Thank you so much, Metro Panakaw Eagles. Bababa po ang ating buding senador. Diyan po sa baba. Magmili pong lahat ng photographers ay umakyat po muli dito sa entablado at inaanyayaman po ang lahat na magsitayo. Bagamat nakatayo po kayo, pero huwag na po kayong aalis sa inyo pong pwesto. Okay, so arrange po lang natin yung ating photo ops dito po sa crowd after po na usapin ng ating kababayan dito po sa kaliwang bahagi. Sa inyo po lahat muli, maraming maraming salamat po at maging palakpakan po natin ang ating binagalang na senador ng Republika ng Pilipinas, Senator Kuya Bongo. Palakpakan din po natin Governor Danilo E. Suarez. Congressman Magmeet G.J. Suarez. Vice Governor Sam Nantes. Board Member Ida Liwana. Mayor Roderick Dondon Alcala. Kuya Mark Alcala. Former board Member Attorney Bong Palabong and San Antonio Mayor, Mayor Eric Waban. Okay, so lahat po tayo. Lahat po ng nasa likod na nakatayo, ganito po tayo lahat. Ayan, very good. Pati yung nasa bench din po, lahat po nakaganito po tayo. Okay, so muli, nagsodan lang sa nang lalawigan ng Quezon ang Senador ng Republika ng Pilipinas, Senator Kuya Bongo. Muli, pasigubungan po natin ang masigabong palakpakan. Nagpapasalamat din po tayo pasigubungan natin ang masigabong palakpakan ng ating ama ng lalawigan, Governor Danilo E. Suarez. Pasalamatin din po natin ang ating pinatawanan ng mga distrito congressman, David J.J. Suarez. Para mo kamera. Up. Thank you.
mangyayari naman po ito sa mga susunod na linggo o buwan, ay uunahin po namin ni Pangulong Duterte lahat po ng mga mahihirap. Kasama na po dyan ang ating mga magsasaka. Unahin namin ang mga frontliners, unahin namin mga guro, mga sundalo at kapulisan, mga senior citizens. Para po unti-unting makabalik tayo sa normal nating pamumuhay. Lalo-lalo na po yung mga magsasaka. Paramihan po dyan, isang kahit isang tuka. Kasama po dyan ang mga magsasaka. Priority po namin ni Pangulong Duterte, yung mga magsasaka. Yung mga mayayaman, kayang bumili yan kahit 5,000. Bubunot yan. Pero itong mga mahihirap, mga magsasaka, hindi lang po mahirapan silang hanapin yung vaccine. Kung hindi, wala po silang pambili. Kaya dapat libre po ito sa mga magsasaka, libre po ito sa lahat ng mga mahihirap. At sa pinakadulo po ng Pilipinas, tulad dito sa Quezon, dulo po ito ng Calabarzon, dapat po yung access sa vaccine ay mauuna po sila pag meron akong rollout. At ako po, sisiguraduhin ko yan. Hindi po kayo mahuhuli. Thank you, sir. Ms. Glancel Paso? Kapag dumating niya po ang bakuna, ano po ba ang dapat gawin ng ating national passport? May vaccine roadmap naman tayong sundin, no? Nandiyan dyan po, naka-identify na po kung sino yung mga priorities. Ito nga po yung mga medical frontliners natin, yung mga mahirap, vulnerable sectors. Unti-unti po yan. Ito pong pinapaalala ni Pangulong Duterte na mauna po yung mahirap, yung mga senior citizens, paunti-unti, yung mga four-piece beneficiaries. Eh, yun po yung walang pambili. Hindi nga nila alam saan bibilihin. But dapat unahin muna yung safety and efficacy po ng vaccine. Dahil takot pa po ang Pilipino, Turukan. Habang hindi pa natin napapatunayan, magtutulakan ang mga yan. Maniwala kasi hindi. Tutulakan yan. Kayo muna mauna. Kayo munang mauna. Dahil ayaw nilang silang mauna habang hindi pa nila napapatunayan na safe po itong vaccine. We have to prove. The government must prove it to the public and gain the confidence po. Dapat makuha nila yung kumpiyansa po ng taong bayan na pwede na po itong iturok sa bawat Pilipino. Sir, after my statement po, kanina tanghali si Secretary Carlito Galvez na 24/7 daw po ang gagawing vaccination. How feasible kaya po kaya natin? Opo, pinapasali na po. Ito naman pong national task force natin ay composed po yan ng mga cabinet secretaries natin and former military officers. At nag-atas na po, nag-utos na po ang ating Pangulo na i-tap yung mga militar at ang mga pulis para tumulong po ito, para strategic talaga yung pag-roll out ng vaccine na ito at makarating po ito sa pinakasulok-sulok po at pinakabukid, bundok po ng Pilipinas. Yung mga walang access sa vaccine ay hindi po mahuhuli. Ako po, back to basics tayo dito. Balik tayo, lessons learned na tayo. So, sumunod tayo. Health protocols, hugas ng kamay, social distancing, face mask, face shield. At kung di po kailangan, huwag mo nang lumabas ng inyong pamamahay. Bagamat hindi pa natin napatunayan na deadly, mas deadly ito, pero hindi tayo dapat maging kumpiyansa dahil more contagious po ito. Ibig sabihin, mas mabilis kumalat. So delikado, pag kumalat, mas mahirapan tayo. We cannot afford na bumagsak po ang ating healthcare system. So dapat ready ang ating mga hospital at sumunod tayo. Stricto dapat. Kung mare, pinaka-stricto, strictest measures po. Kung kailangan saraduan, saraduan. Pag may nabalitaan, kita nyo naman po, stricto ang ating gobyerno. Pag may nabalitaang positive doon sa lugar na yon ng UK variant, sarado. Pag merong ano, sarado na naman. Kung kailangan, saraduan mo lahat, saraduan mo lahat. Huwag lang kumalat dito sa ating bansa. Importante po ang buhay ng bawat Pilipino. Sana naman natuto na po tayo sa nakaraang 10 buwan ng ating pag-aaral. Ito na po pinag-aaral natin kahit sa panaginip. Ito na pinag-aaralan natin. Sir, last two questions, Tansi. Senador, ang reaction ng batay po sa mga ilang pag-aaral, 71% na contagious ang kasabi ng UK variant. Ano po ang pinag nyo sa ating mga sabi ko nga po, more contagious po ito. Ibig sabihin, mabilis kumalat.
Eh, ang problema po dyan, eh, binuksan na po natin ang ating ekonomiya unti-unti. Bagamat nasa GCQ ang Metro Manila, ibig sabihin nagbubukas yung restaurant, nagbubukas yung mall, may transaction na po. So hindi naman natin pwede totally isara dahil naghahanap buhay po yung mga kababayan natin. Eh ngayon, delikado po itong more contagious na ito, mabilis kumalat. Kaya nga istriktuhan pa yung pagpasok. Saraduan natin ang mabuti yung ating bansa. Huwag tayo magpapasok basta-basta, lalo-lalo na po kung may mga reported po na positive case or cases mula sa ibang bansa. Pinaka-stricto muna tayo sa ngayon habang hindi pa po naro-roll out yung vaccine. Vaccine po ang inaasahan natin dito. Vaccine po ang pag-asa natin dito. Kasi hindi tayo natin ma-attain yung herd immunity pag hindi natin naumpisahan yung rollout ng ating vaccine. Ang target po natin is 70 million Pilipinos ang iba-vaccinate natin para ma-attain natin yung herd immunity at hindi na po kumalat sana yung COVID-19. Sir, last question. Senator, kunin lang po namin yung